bilang pagunita sa 86 na anibersaryo ng pagkamatay ni Jose Corazon de Jesus, o mas kilala sa pangalang Huseng Batute. Isang pagtatanghalang inihanda ng Cultural Center of the Philippines na pinamagatang ang pagbabaliktanaw sa unang hari ng baligtasan na sumasalamin sa buhay at mga akda ng batikang manunula. Ang binhi ng isang halamay sumubling, paano mang siya'y mapagkakamalan ngayong kami lumaki sa iisang tangkay? Kaya kung ako'y sa kanya na buhay, ibig ko rin namang sa kanya mamatay. Yung pagdakila natin kay Jose Corazon de Jesus ay isang pagbabalik nga tanaw sa ating mga dakilang manunulat na nagtataas ng antas ng Pilipinas at ng Filipino. Ah, hindi bilang tao lamang, kundi bilang yung wika din. Kapag ang wika ng isang bansa ay nagagamit sa pagpapahayag ng ating pinakamalalim na damdamin at pinakamatayog na diwa, ito ay hudyat na ang wika mo ay pwede makipagsabayan sa iba't ibang uri ng wika sa buong mundo na tinatanghal natin bilang siguro superior o nakakaangat sa iba pa. Kaya ang kagaya ni Jose Corazon de Jesus ay dapat nating pahalagahan. Ang ganitong uri ng palatuntunan ay isang uri ng immortalisasyon no, sa mga mahalagang tao, partikular ang mga makata, partikular ang mga alagad ng sining sa Pilipinas. Ipinakita sa programa ang mayamang literary heritage at tradisyon ng mga Pilipino na sana ay maging inspirasyon sa mga kabataan na ipagmalaki ang kanilang literatura. Hindi naman magaling, pero kayo'y mabubusog. Bilang isang makata, ay iniidolo ko rin si Jose Corazon de Jesus. Nabigyan ako ng pagkakataon na gamitin ko yung isa ko pang sining na ventriloquism or puppetry para ma-introduce si Batute sa mga Pinoy, no? Lalo na sa mga kabataan. No? Dahil sa tingin ko, magandang gamitin ang isang kakatuwa na art form kagaya ng ventriloquism para nga mo mahikayat ang mga tao, lalo na mga kabataan, na bumalik tanaw kay Batute, na alam natin marami ang hindi nakakaalam sa kasalukuyan. Importante na magbalik tanaw tayo sa buhay niya at saka sa panahon na ginagalawan niya para mas maintindihan natin. Hindi lang si Batute, hindi lang yung mga tula niya, kung hindi yung role ng mga tula niya sa ating panahon. Ating tangkilikin ang sarili nating kultura at mga tradisyon. Ating ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino. Maganda rin na mabalikan natin yung ating nakaraan para maintindihan natin kung ano yung ginagalawan ngayon at kung ano pa ang pwede natin gawin para mas maganda ang ating ginabukasan.